Para sa madaling pagluluto, to the rescue ang pagtitrito. Pero para sa mga nahihirapang gawin ito, ito po ang mga frying tip para sa inyo. May mga tunog na masarap sa tenga, katulad ng tunog ng pagpiprito mula sa kusina. Pero gaya ng musika na may tamang tiyempo, may tamang paraan din ang pagpiprito. Mga misis, handa na ba kayong magprito? Pero hindi basta-basta ang pagpiprito ang gagawin natin ngayon dahil prito perfect ang ating i-achieve. Gusto niyo yan? Ang mga isda, paano ba dapat piniprito? Mga mami, tip ko sa inyo, bago kayo magluto ng isda, siwain ito ng pahalang upang mas mabilis maluto. So kaya natin pinunasan ang isda kanina is para maiwasan ng pagtilamsik ng mga mantika at saka di rin siya dumikit. Sa kawali na may 3 hanggang 4 na kutsarang mantika, ilagay ang isda. Tandaang medium heat o katamtamang init lang ang kailangan sa pagpiprito. Tig 3 hanggang 4 na minuto lang daw dapat ang pagpiprito sa magkabilang side ng isda para hindi ito ma-overcook. Kapag puti na ang laman ng isda, indikasyon ito na maganda ang pagkakaprito nito. Mga misis, sa pagluto ng gulay, kailangan mabilisan lang para ang nutrients hindi mawala. Importante raw na bite size o maliliit na piraso lang ang hiwa ng mga gulay. Dapat shiny pa rin siya. Yun ang ibig sabihin ng magandang lutong stir fry. Tuwing almusal naman, hindi mawawala ang hotdog at itlog, lalo na sa mga mami na nagmamadali. Pero alam niyo po ba, para mas maging crispy daw yung ating hotdog, kailangan tamang scoring o yung tamang paghiwa ng hotdog. Kung karaniwang 3 o 4 na gilid ang ginagawa ninyo sa hotdog, subukan ang sunod-sunod na maliliit na gilid o tinatawag na scoring. Ito raw ang susi sa crispy hotdog. Sa medium heat, magprito ng 3 hanggang 5 hotdog sa 3 hanggang 4 na kutsarang mantika. Sa pagluluto ng scrambled egg, 1 kutsarang mantika lang daw ang kailangan. Galawin lang ang kawali para kumalat ang itlog. Pagkatapos ng 1 minuto o kapag luto na ang 1 bahagi ng itlog, itos na ito imbis na gumamit ng kutsara o tinidor para hindi ito masira. Mga karne naman ang susunod nating ipiprito. Nako mga misis, isa ba kayo sa mga nagpiprito ng pork chop na talaga namang tuyot na tuyot at matigas na matigas? Nako, susolusyonan nga ni chef, di ba chef? So ginagawa natin yung sa pork chop, hinihiwa natin ang taba nito para hindi sa malukot at para pagkatapos nitong maluto, flat pa rin siya at magandang pagkakaprito. Under medium heat din ang pagpiprito ng pork at ang mantika. Okay, so mga mamis, mga 2 or 3 kutsarang lalagay natin kasi usually ang mga pork chop is matataba na. Makikita nyo yun, ang pork chop ay hindi nagco-curl up kasi ginawa natin, hiwa natin ang taba nito. Since ang taba, natutunaw siya, ang nangyayari, ang balat nito ay sumasama sa laman, kaya siya nag-curl up. Tingnan nyo naman at hindi kumuluntoy ang pork chop. Sa beef, nako, siguraduhin na manipis ang pagkakahiwa sa mga ito. Pagkalagay ng nahiwang beef, pwede itong itos para pantay-pantay ang pagkakaluto nito. Sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto, pwede na raw itong hanguin. Eh, chef, ang chicken para maging crispy at juicy. Ano ang dapat na pagprito? Una munang hiwaan ang mga manok ng pahaba. Dito raw papasok ang mantika para madali itong maluto. Deep frying ang kailangan kaya maghanda ng wok o malalim na lutuan. Lagyan ito ng mantika hanggang sa kalahati ng wok. Sa pamamagitan ng parang ito, maluluto natin ang manok equally at hindi na natin kailangan baliktarin ang manok pa. Importante raw na hindi nagsisiksikan ang mga manok sa wok para manatiling mainit ang pinaglulutuan.
Malalaman natin kung luto na ang manok, kung konti na lang ang bula-bula na lumalabas dito, indication nyo na luto na talaga ang manok. Ang homemade fried chicken, malutong na, malasa pa. Kaya mga mami, i-apply na sa susunod din yung pagpiprito ang aming tips para ang inyong mga potahe maging super fire hit. Sarap ay siguradong malalasa kung ang pagkakaprito sa pagkain ay tama. Prito perfect na, good news pa ang panlasa sa buong pamilya.